Yo, what is up, beautiful people of the world? Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. For today's video, let's talk about the steps, requirements, and processes, and konting tips na rin kung paano mag-renew ng passport kung ang pinakamalapit niyong embahada ay Philippine Consulate General in Osaka, here in Japan. So sa mga kababayan natin, sa mga Filipinos narito sa Japan, na ang pinakamalapit na embahada ay ang Osaka, or kung may mga kakilala kayong Filipino, maaari nyo rin share ang video na ito. So now, let's talk about the steps. The first step, kailangan nyo mag-book ng appointment or schedule. Ilalagay ko ang link ng website sa description dito sa video na ito. So make sure i-check nyo. Makikita nyo kapag magsaset kayo ng appointment ang mga available dates at mga available slots. Simula na nagkaroon ng pandemic, naging ganito na ang sistema nila para mas controlled at mas mabilis ma-manage ang mga tao na mag-a-apply o mag-renew ng passport. Tip number 1, kailangan nyo mag-book ng appointment or schedule sapagkat hindi sila tumatanggap ng mga walk-in applicants or mga walk-in visitors. Step number 2, hintayin ninyo ang confirmation email na magmumula sa Philippine Consulate na kagaya nito. Makikita nyo ang details ng inyong appointment. Once matanggap ninyo ang email mula sa embahada, kinakailangan nyo i-print ang lahat ng mga documents na naka-attach sa email na yon. Kagaya ng application form of the renewal of passport. I-check nyo mabuti ang lahat ng details at kung sakaling meron mga pagkakamali or hindi akma sa detalye ninyo, maaari ninyong i-cancel agad-agad ang inyong appointment at gumawa ng panibago. Isa pang attachment ng email na inyong natanggap mula sa embahada ay ang feedback form. Kailangan nyo ring i-print ito. Ang susunod ay ihanda ang mga requirements or documents na kailangan isumite sa Embahada ng Pilipinas. Una, ang passport profile page copy. Ito yung bahagi ng passport kung saan makikita ang inyong larawan at lahat ng impormasyon na tungkol sa inyo. I-photocopy nyo lang ito sa convenience store ng color. I think it's just like 50 yen. Isang kopya ay pwede na. Susunod, ang printed out ng application form of renewal of passport. Kasamang document ito na naka-attach sa email na ipinadala ng Embahada ng Pilipinas. Pangatlo, ang original ninyong passport o ang lumang passport na malapit na mag-expire. Susunod, isang self-addressed envelope na may nakadikit na nagkakahalagang 900 yen na stamp. Maaari kayong bumili sa convenience store ng stamp or kitet. Tapos ito, kinakailangan nakasulat din ang address ninyo kung saan ipapadala ang inyong passport gamit ang envelope na ito pabalik sa iyong tinitirhan. Another tip, kung hindi ka sigurado sa stamp na bibilhin sa convenience store malapit sa iyong tinitirhan, maaari ka rin naman bumili ng stamp or kitet sa mismong building kung saan matatagpuan ang Philippine Embassy sa Osaka. Magtanong lamang sa staff ng konsulada, ganun din naman, makakabili rin kayo ng envelope doon. Susunod, kinakailangan ninyong magdala ng eksaktong halaga, 7,800 yen, sapagkat hindi sila nagbibigay ng sukli or wala silang panukli kung hindi eksakto ang halaga na inyong dadalo. So, para na rin sa smooth at mabilis na daloy ng iyong pag-asikaso o pag-apply ng renewal of passport, kailangan eksaktong halaga ang inyong dadalhin. Susunod, magdala rin ng sariling ballpen. Susunod, siguraduhin na nakasuot kayo ng mask sapagkat napakahigpit din ang kanilang protocol sa embahada. Matapos nyo makumpleto ang lahat ng ito, handa ka na sa iyong appointment or schedule. Ito nga pala ang building ng Embahada ng Pilipinas sa Osaka. Pagpasok ninyo sa building, hanapin lamang sa ground floor ang mid tower. Matatagpuan ang Philippine Consulate sa 24 na palapag ng mid tower building. Pagsapit ninyo sa 24 na palapag, hanapin lamang ang staff na naka-standby sa doorway ng Philippine Consulate. Ihanda ang lahat ng requirements sapagkat i-check nila ito pagdating ninyo. Isa pa uling tip, siguraduhin na darating kayo sa itinakdang schedule
na hindi maagap o hindi rin naman late o hindi bababa sa 30 minuto bago ang nakatakdang schedule. Ito ay para na rin sa kaligtasan ng lahat ng mga nakaschedule na aplikante dahil sa pandemic. Kung ikaw ay dumating ng sobrang aga, maaari kang hindi tanggapin at maaari ka pang maghintay ng matagal sa itinakdang oras or appointment mo. Kung sakali naman na hindi kayo makakarating sa inyong itinakdang appointment or schedule, maaari kayong magbago or mag-set ng another appointment 3 days prior sa inyong nakatakdang schedule. Gawin lamang ulit ang first step, kung saan magbubuka ulit ng appointment sa kanilang website. Pagpasok ninyo, siguraduhin na mag-fall in line ka sa itinakdang marka sa floor. At susunod sa maayos sa social distancing sa loob ng konsulada. Sapagkat maliit lamang itong opisina, iniiwasan nila na magkaroon ng clog or crowd sa loob. Dumiretso ka sa window 1 upang isumite ang iyong mga nakahandang dokumento. Matapos ninyong mag-submit or magsumite ng lahat ng dokumento or requirements, pupunta ka na sa window number 2 upang magbayad. Siguraduhin lamang na mayroon kayong eksaktong halaga na 7,800 as a renewal fee na inyong passport. Bibigyan ka ng resibo at ang queue number. Maaari kang umupo habang naghihintay. Kapag natawag na ang inyong number o kung nakita nyo na sa LED screen ang inyong number, maaari na kayong pumunta para kunan ng litrato. Pagpunta ninyo sa window kung saan kukunan kayo ng litrato, kinakailangan nyo basahing mabuti at sundin ang mga nakasaad na panuntunan. At ito yon. Matapos ninyong basahin at sundin ang mga nakasaad na paalala at panuntunan, maaari na kayong umupo para kunan ng larawan. Tapos ninyong makunan ng larawan, na kailangan nyo i-check ang lahat ng detalye na in-encode para sa inyong bagong passport. Ang paglagda o pagperma ay nangangahulugan, tinanggap nyo na or sumasang-ayon ka na walang mali sa mga detalyeng nakasaad para sa iyong bagong passport. Ngayon din naman, kukunan kayo ng fingerprints sa inyong hinlalaki at hintuturo sa kanan at kaliwang kamay. At ayan na! Tapos na ang inyong application of renewal of passport. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo, i-like lang ang video na ito o maaari nyo rin i-share sa mga kaibigan nyo na sa palagay nyo ay makakatulong ang video na ito. Ngayon din naman, kung bago kayo sa channel na ito, please subscribe as the way of saying thank you kung nakatulong man ang video na ito sa inyo. Huwag nyo din kalimutan na i-click ang notification bell nang sa gayon maging updated pa kayo sa mga susunod kong upload. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana makita-kita ulit tayo sa susunod. Hanggang sa muli, tandaan, love your life and live your purpose. You